Idol, good morning. Good morning, good morning. Ayan mga idol, pag-uusapan naman natin kung paano maggawa ng ano to mga idol, file cabinet. Pag-uusapan natin kung paano magkabit ng drawer, drawer guide. So, ayan, naka-prepare na yung mga idol. Wala pa siyang backing. Bakit hindi ko pala nagyan ng backing? Kasi idol, pag nagkabit tayo ng drawer guide, para pwede ka sa kabila mag-screw. Both side, pwede kang mag-screw sa kabilaan. Mga nailagay natin yung guide natin, saka ko lalagyan ng backing. Paano mag-assemble ng drawer? Ituturo ko sa inyo mga idol. Ayan yung opening niya. Halimbawa kung 90 yung sukat sa labas idol. Sukatin mo sa loob. Kung ilan ang kalabasan ng sukat, mag-list ka lang ng 1 inches. Yung 1 inches mga idol, para sa ano yun? Drawer guide. Ito yung drawer guide. Extendable to mga idol. Ibig sabihin, napupull out yung drawer. Labas lahat. Yung pinakakahan niya. Kayang-kaya niyan mga idol. DIY, kayo magawa. Kayang-kaya niyong gawin yan. Basta alam niyo yung mga preparasyon. Kapal nitong drawer guide mga idol. 1/2 media. Pakita ko sa inyo idol. Ayan o. Kabilaan na yung mga idol o. Ayan, meron na rin drawer. I-actual pa rin natin bago natin asimbolin yung drawer. Actual natin kung okay na ba siya. Ngayon kung sa preparasyon naman, kung pipinturahan siya, kailangan mag-allowance ka ng 1mm kasi pag minasilyan yan tapos i-paint siya para hindi siya sisikip yung drawer natin. Ayun na yung sample, ayan o. May allowance din mga idol 1mm para pag pininish siya hindi siya sisikip. Kaya kailangan may allowance ka pa rin sa finishing pag ibabarnish siya o pipinturahan or ilalaminit. Kung anong thickness ng laminate, kung sakaling ilalaminate naman, kung halimbawa ilalaminate nyo, ang preparasyon ko nito mga idol, ano eh, varnish to eh, pero 1mm. Pero pag laminate naman, higit pa yun sa 1mm kasi ilalaminate nyo yung side ng siding. Susukatin nyo yun, halimbawa both side, dalawang laminate na. Plus both side nung pinakakaha mo na, halimbawa ito may 10 lakong drawer mga idol, ayun o. Kung ilalaminate din mga idol yung both side, 1mm, ibig sabihin, 4 na laminate. Ililis mo yung, susukatin mo yung 4 na, kung anong kapal nung laminate natin, yung formica. Susukatin mo yung 4 na yun. Yun ang ililis mo dun sa pinaka-box. Ayan, idol, o. Magtataka kayo, idol, bakit naka-slide? Kasi may design yung pinaka-drawer piece natin. Makikita nyo yan mamaya pag na-finish. Oh, nakita nyo mga idol, naka-pull out drawer siya. Kaya, file cabinet, yung long na bond paper envelope, cut siya mga idol. Ayan mga idol. Bali, 6 na drawer mga idol. Sa gitna, 2. Na-prepare ko na yan mga idol. Ito na yung pinaka-ano niya, pinaka-flooring. Ito. Ito naman yung mga takip niya. Mga frame paikot ng box ng drawer para maging ganito siya. Ayan o, ito yun. Tapos ito naman yung pinaka base idol, yung pinaka paa niya. 3/4 plywood din yan idol, pagpapatungin para makapal siya. Ayan o. Kaya naka-slide yung ano natin, yung side, pinaka side niya kasi ito idol o, ayan o. Ayan yung pinaka base niya mga idol. Hindi pa naka-assemble yan, ayun o, tiwalay pa. Naka-prepare parang lahat. Ayun, umpisa na natin idol, pag-assemble ng drawer. Ayun mga idol, assemblein natin yung pinaka-drawer niya. Yung mga pinaka-gilid niya ito. First time pala magagawa ng drawer. Ayun, ipapaliwanag ko ulit. Ito na yung pinaka-finish natin, di ba? Naka-list tayo ng 1 inches. Nakapatong lang yung ano. Tapos naka-insert yung pinaka-front niya, saka pinaka yung sa back. Naka-insert siya. Tapos patong lahat. Kaya yung lapad nung yung pinaka-box natin, puro parehas ang kapal. Ayan o. Tapos, pag nailagay nyo na itong sukat, yung itong siding na to, saka nyo sukatan to kung anong pinaka sukat niya para hindi sasablay.
Tapos lalagyan din natin ng sequel, pangdikit. Tapos idol, punasan mo na para hindi ka mahirapan talaga yung lagpas sa gilid, yung stick wheel, hagurin mo na. Tapos meron din tayong sikretong malupit, mga idol. Since na ito yung likod niya, yung hindi makikita, doon mo na yung pangit, doon mo na banda yung pangit na plywood. Kasi ang plywood, yung isang portion pangit talaga eh. Yung makikita, doon mo yung maganda. Kailangan babarilin mo muna taas baba, mga idol, para hindi siya magpapalik-palik. So, para pantay siya. Ito na yung naka-slide. Ito yung maganda. Ito yung pangit. Yung maganda nasa loob banda. Ayan o. Kasi meron pa tayo ditong drawer face. Yung pinakamukha niya, itatapal 3/4. Kailangan, idol, lagi lang tayo may basahan. Pampunas sa sobra ng stick wheel para hindi mahirapan pag nag-inis na siya, pag nag-varnish or tipintura. Kasi pag tumigas yung stick wheel, mahirapan pag ninaminit. Ayan, mga idol, nakadalawang box na tayo, tatlo na lang. Kasi lima yung drawer natin eh. Mapakita ko sa inyo kung paano mag... Ano ng drawer? Kanina in-explain ko na, diba? Ngayon, ulitin ko ulit. Ito yung drawer guide natin. 39.1. 39, tatabasin ko ng 39, mga idol. Ayan, idol, tatabasin natin, 39. Lalagyan natin ng guide. Zero zero, mga idol, 39. I-actual natin, mga idol. Ayos, mga idol, swabe. Asimbulin na lang natin mamaya. Ay, mga idol, okay na to. Asimbulin naman natin. Ang dalawa, di ko na pinakita. Ito, asimbulin natin, idol. Okay na to, idol. Swabe na yung slide niya. Ilalagay natin to mga siding, mga idol. Ayan. Siding muna, tapos i-actual natin yung sukat ng pagano niya. Yung sa harap at saka sa likod. Maglalagay tayo, mga idol, ng drawer guide. Lalagayan na natin ngayon, tapos ikakasana natin dito sa cabinet. Tawag nito extendable drawer guide, mga idol. Ball bearing drawer guide. Ito nga pala, mga idol, available to sa online. Extendable drawer guide, mga idol. Ball bearing to, mga idol. Sa mga hindi nakakaalam, may lock to, mga idol. Ayan o. Di mo ito matatanggal pag di mo alam to eh. Kung paano. Tinatanggal lang yan, pre-press mo lang yan. Ganyan nga, idol. Hindi mo mahuhugot, mga idol. Oh. Kailangan ito yung lock niya. Itataas mo lang. Pataas. Tapos may bearing siya. Kaya extendable bearing kasi may bearing siya dito na lumalabas ng gusto yung ano. Pull out lahat yung drawer. Kailangan pag ipasok mo ulit siya, idol, nasa iunahan yung bearing bago ipasok. Kasi pag nandito, isuot mo lang, masisira yan. Kakalas yung mga bearing, magtatalsikan. I-slide mo lang, diretso na yan, pasok na yan. Kasi sa pa, idol, ito, oh, kailangan pantay lang. Pantay lang siya para di ka mahirapan magkasa. Wala nang sukat-sukat kasi yung iba pag naglagay dito sa gitna. Kailangan mo pa magsukat para mas mabilis ang trabaho. Dito ka na sa, yan o, guidean mo lang nito. Pantay lang. Ganun din dito sa harap. Kailangan nakapantay siya. Pag nakasarado yan, nakapantay. Nakapantay ito. O. Chinik ko, idol, kasi naka-slide kasi yung ano niya eh. Yung pinaka-drawer piece niya. Naka-slay siya kasi kailangan ito lang ang nakapantay. Hindi ka pwede magpantay dito kasi babangga dun sa drawer piece natin. Ayan o. Babangga na yung kanto niya. Kaya medyo angat dito.
Yung iba idol walang mga laman na screw. O ito meron, no. Yung iba wala eh. Bumili ka ng screw. Kailangan mga idol, dalawang screw lang muna dulo-dulo. Kasi kakalasin mo rin uli yan eh. Pagpipinturahan eh. Pag na-finish na, isi-set up mo uli. Susundan mo na lang yung dalawang, yung butas. Pag nag-screw ka. Tapos dadagdagan mo na lang yung dalawa dito sa harap, dalawa rin sa likod. Para kahit mabigat yung ilagay mo, hindi bababa yung screw niya. Para matibay. Ayan mga idol, mga nakausli, magtataka kayo bakit nakausli. Malalaman nyo na lang yan mamaya yan. Kasi yung pagdinlagyan natin ng drawer face, yung hand grab niya nasa ilalim, pinaka-handle niya mga idol. Kaya disimulado, hindi siya mahalatang, kala mo walang handle, pero ang handle niya nasa ilalim. Kaya naka-slide, ayan o. Pakita ko rin yan mamaya pag naglagay ng hand grab mga idol. Ikakabit na natin mga idol, isi-sit up na natin. Isa rin to sa mga sekreto, may 1-8 tayo. Alam mo kung anong purpose nito? Pag linagay mo yung guide, ipapatong mo na lang dito mga idol. Kaya may 1-8 tayo. Ang purpose niyan, hindi sasayad yung ilalim ng drawer guide. Kukunin na natin yung mga guide. Tulad ng sinabi ko, para makuha mo, pipisilin mo lang yung ano idol kanina. Mayroong nakalock yan eh. Kasi hindi mo nga mahuhugot pagka di mo pinisil yung lock niya. Ayan mga idol, ipapatong na lang natin dun sa 1-8. Diba? May 1-8 tayo. Ngayon idol, naka-slide to, diba? Ayan o. Naka-slide siya. Ngayon ipapantay mo dito sa dulo. Huwag dun sa baba. Kasi pag pinantay mo sa baba, uusli nga yung tong ano. Naka-usli. Kailangan dito ka magpantay. Oh. Ilalagay natin, i-screw natin. Okay na idol, tatanggalin na natin yung sa pin na 1-8. Nakangat siya doon sa pinaka-flooring, kaya may sa pin ako ng 1-8 para hindi sasayad yun. Kabila naman, pag mag-i-screw ka idol, pag natakpan to, iurong mo lang yan. Ayan, oh. Okay na idol, doon naman sa baba. Kaya may ganito tayo mga idol, explain ko rin sa inyo. Stopper to ng drawer. Anim na drawer mga idol. Dalawa sa taas, apat dito, apat. Tapos ito idol, tatanggalin ko yan. Binaril ko lang yan pansamantala. Kasi para may guide yung ano natin, drawer guide. Naka-eskolado na rin yan. Para ipapatong na lang natin yung drawer guide. Hindi tayo mahirapan kasi may guide na siya. Hindi ka na magsusukat-sukat kasi patong ka na lang ng patong, iscrew yung ano. Tapos ganun pa rin, magsaping ka ng 1-8. Tataka kayo mga idol, bakit ako nagsusukat? Kasi naka-insert yung drawer piece natin. Yung kapal ng 3/4 eh. Naka-trash yung ano. Hindi siya nakapantay sa labas kasi nga naka-insert yung drawer piece natin mga idol. Okay na mga idol, nailagay na lahat. Pwede ko nang tanggalin yung guide. Kasi nailagay na lahat ng drawer guide. Tatanggalin na natin yung guide idol. Ayan oh. Yung pansamantalang guide. Okay, natanggal na natin mga idol. Lalagay naman tayo yung backing. Ayan mga idol, script tawag nito. Hindi ko na pinakita yung pag-script nito. Kasi yung mga sinauna mga idol, yung plywood, ini-edgingan. Tawag nito edging. Halimbawa, ito yung plywood. Dadagyan mo ng pandikit stick wheel. Igaganon mo siya. Yan. Para masealed kasi nagbubusalsal yung plywood. Pag nabangga, matutuklap na yan. Ngayon, para mas matibay, may edging. Yun ang mga sinaunang ano. Solid na kahoy. Tapos pag inano mo, akala mo solid na lahat eh. Yun pala plywood lang to. Script tawag nito. Galing sa ibang bansa. Kasi ibabarnish nga siya eh. Nakarulyo siya mga idol. Ayun. Ang kapal nito, dalawang papel. Yung papel natin na ordinaryong papel. Papakita ko mamaya kung paano ito. Ano yun, by the way, stick wheel lang yan. Tapos paplansahin. Ngayon, suggestion ko lang kung mga din nagdi-DIY. Pwede naman maglagay kayo ng edging. O kaya naman, pag nagtitipid kayo, pwede rin pull it up na lang.
Tapos kung babarnisan man siya, susundan na lang kung anong kulay ng pintor yung kahoy. Kasi ang pulit up, mapula-pula yun eh. Iduduko barnis na lang. Ang maglagay na tayo ng baki mga idol. Tasapinan natin para hindi mag-asgas tong ano, kasi barnis nga eh. Iano natin sa flooring, sa taob, kasi maglalagay na tayong baking. Pantay na siya mga idol. Ayan o. Lalagyan lang natin ng pandikit ni Stickwell. Okay na mga idol, isalpak natin. May sobrang ng konti idol sa dulo, pero sobrang ko talaga para pantay na pantay, kasi minsan hindi ma-perfect eh. May sobrang siya ng 1mm, rorterin na lang natin yung dulo sa ilalim. Okay na mga idol, lalagyan na rin natin ng paa. Pakita ko sa inyo yung paa yung ginawa ko. Ito yung mga pinaka-paa niya mga idol, pinaka-base niya. Ito ipapakita ko sa inyo, ito lang sinasabi ko, ayan o, kitang-kita yung plywood. Ngayon, i-scripan natin yan, paplansyahin, papakita ko sa inyo kung paano ang procedure nito. Ayan mga idol, cutter lang, yung pagpupol. Tapos lalagyan mo siyang stick well, yun na, paplansyahin mo. Kailangan siguraduhin mo lang mga idol na nalagyan ng stick well maigi para hindi siya matutuklap, lahat malagyan. May basahan lang ako para yung sakaling sumubura, hindi tumigas yung stick well, matanggal ko na bang malambot pa. Ito na mga idol. Ayan o. Hindi mo na makita yung plywood. Dugtong lang, pinagdikit. Planchain mo na, iinitin mo para lutuin yung ano, dumikit na siya. Tuyuin niya yung stick well. Okay na mga idol, lilihain na lang yan yung sobra idol. Okay na, solid na yung kahoy. Lihat to mga idol, dinikit sa plywood. Ayos na mga idol, finish na. Kakapit na natin mga idol yung pinaka-base niya. Ah, si Gregorio mga kaibigan. Yan, kapit na natin idol. Okay na idol, kakapit na natin. Okay na mga idol, nakabit na. Tatayo na natin. Ayan mga idol. Okay na. Nilagyan ko lang ng sapin baka para di maano. Di masira yung ano natin pagkain uso. Lalagay natin mga drawer mga idol. Okay na mga idol, papalit tayo ng bala mga idol. Gagawin natin ng hand wrap. Ayan mga idol, itong pattern na itong banggaan ito ng router. Ayan o.
para hindi siya papalag. Yung handle na yun, mga idol, hindi yun makikita nakatago kasi nakailalim. Sa ilalim yung... Di ba idol, man naka-sled, o, ayan, o. O, nakataob siya. Nakaganon, o. Parang may makakapaka, hawakan. Yan ang purpose nun kaya sa ilalim yung handle. Ito walang handle, ito yung pinaka-handcrab natin. Ayan mga idol, ito rotary naman natin. Sa harap to, yung pinakataas, yung dalawang rotary. Ang handcrab naman nito, nasa iba, sa harap na lang. Ito yung drawing natin idol, pakita ko. Yung handcrab na idol, nasa taas. Pag ganun, parang guhit lang, ayan. Bali dalaw na idol, isang diretsuhan ko na lang. Okay na mga idol. Ayun mga idol, dalawa na yan, ayun o. Sabay-sabay na ito mga idol para mas mabilis. Kasi pag isa-isa lalong matatagal ang kaya. Sabay-sabay na ang pag-lansya. Tapos ito mga idol na yan. Na one side na ito idol oh. Isang side na lang itong apat, anim na drawer itong isang side na lang ipapakita ko sa inyo mga idol. Ayan. Yung drawer piece natin okay na, itong kasunod na yung drawer natin, last part na to, tapos ikakabit na natin. Ipipinish na natin mga idol kasi ikakabit na natin yung drawer piece niya. Lilihain natin para hindi matalim. Hello mga idol, lalagyan natin ng hand grab ito. Yung unang router mga idol, ito yung straight bit 3-4. Ito yon yung sa ibabaw. Ito mga idol, yung sunod na street bit. Naka-round siya. Ito yung sample ko mga idol. Para pumasok yung kamay natin. Okay mga idol, kakabit na natin. Maglalagay tayo ng sapay na idol para hindi sasayo yung ilalim. Paglagay natin ng drawer piece. Lalagay tayo ng pandikit para sure na hindi siya matatanggal yung drawer piece. Naglagay ako ng hand grab para pagka dikit na dikit yung stick wheel natin mga idol. Spike pala mga idol pagkain ano para may may spike yung natin ayan oh. Para kagit na dikit yung plywood. Kaya sinabay ko dalawa mga idol para may equal yung pinaka allowance natin sa gilid. Okay mga idol, ibabaril na natin. Baba naman, sunod. Ito yung pinaka-handcrab natin mga idol. Ito.
bakit nakatagilid siya. Kasi ang purpose niya, yung hand grab niya nasa ilalim para meron yung access yung kamay. O, ayan. Pakaway! Hello mga idol, good morning. Ayun, may meron na naman tayong project mga idol. Side cabinet. Pakita ko mga idol, ayan. Ayan, dalawa to, dalawang. Na-prepare ko na rin yung mga materials idol. Di ko na pina, kasi paulit-ulit lang. Nakikita nyo naman eh. Naka-prepare na, ayan o. Nandun yung drawer natin mga idol, apat. Kasi sa isang side cabinet, dalawang drawer. Tapos ito rin yung mga materials niya. Backing mga idol, dalawa kasi dalawang seat nga yung ano natin, kadalawa na to, ayan o. Yung pinaka-top niya, dalawa rin mga idol. Yung pinaka-base niya mga idol, ayan o. Dalawa rin. Tapos mga idol, ito yung siding niya, apat din. Tapos yung pinaka-divider niya mga idol, ayan o. Naka-script na mga idol yung gilid eh, kasi di nakita yung ano, akala mo solid na kahoy. Pero 3/4 plywood lang siya, kabila, wala na dito kasi sa loob naman, di na makita yun eh. Yung backing mga idol at saka yung pinaka-base niya, parehas lang ng lapad yan. Parehas lang yung lapad. Kasi yung siding natin, backing, tapos siding. Papal lang yung siding mga idol. Okay. Ayan mga idol, nalagyan na natin ng stick wheel. Ayan o. Hindi ko na pinakita. Prefix na natin mga idol. Yung base. Siding. Ayan mga idol, nakadalawang one side na tayo, base, tapos yung dalawang one side, tapos backing na sunod mga idol, lagyan natin ng stick wheel. Ayan idol, kaya inset para hindi makita yung siding niya. Kasi since na 3/4 naman yung backing natin, pwede mo siyang i-barrel o ipako. Ayan. Ayan, papakuan natin idol, bukod sa barrel may pako pa para mas matibay. Okay na mga idol, unang-una po idol, base, tapos dalawang siding, tapos yung backing natin. I-check muna natin kung tama. Okay. Siyempre, papakuha natin idol para matibay. Kakapitan natin yung top. Kaya naka-overlap idol kasi yung drawer piece natin, tapal tayo pag ano no. O, halos pantay lang yung mga idol. Pero, may isang sekreto mga idol. Huwag muna natin kabit yung top. Kasi nagkabit tayo ng drawer guys, mahirapan tayo. Pero pag wala to, pwede ka dito idol sa ibabaw mag-screw. Diba? Pwede ka mag-screw sa ibabaw. Kailangan wag muna nating ikabit. Ikabit muna natin yung drawer guide idol para di tayo mahirapan. Maglalagay tayo ng hand grab idol doon sa side cabinet natin. Naglagay na ako ng pattern. Banggaan to mga idol. Para pag router mo wala nang galaw. Ito ayan. Hand grab ito yung hawakan idol sa cabinet ganyan. Sa side naman banda yung pinaka handle niya. Yung gawa natin doon sa una sa harap ito sa gilid idol. Ayan oh. Hand grab tawag nito mga idol. Yung pasok ay doon dito sa kabila. Ayan mga idol. Naglagay ako ng stopper dito, pako. Pako lang para hindi siya umabante pag rinuter natin. Ayan idol. Hand grab natin. Dito para hindi umabante. May stopper siya itong anong portion na to. Ito naman, stopper din, kabilaan, anong lapad. Dito yung pasukan mga idol sa dulo pag ganun. Kasi ito, nakaset up na eh. Mabangga pag dito nilinabas, dito yung labasan. Na
Lalagyan natin yung stopper idol, pako lang. Ayos na idol, nakabit natin idol. Ayan mga idol, ilalagay na natin yung drawer guide. Nailagay ko na rin yung drawer guide dun sa pinakakahon niya. Pinakailalim lang idol, ipantay mo lang dito, tapos yun na yun. Nailagay ko na rin yung kabila dito, dito na pinakita kanina idol, nalagay na rin. Dito naman sa kabila, naglagay ako ng pako para hindi tayo mahirapan magpatong. Pa naman, lagyan lang natin ng 1/8 para hindi sumayot sa ilalim, yung ilalim ng drawer. Kailangan lang idol yung bearing dito sa unahan. Tama idol, lalagyan natin yung top. Lalagyan ko na ng tikwil. Hindi ko na pinakita. Kapit na natin. Okay na idol, mga roller press naman. Lagyan natin pandikit mga idol. Ayan na o. Ito yung pinakalawan sa mga idol. Yung isa naman sa ibaba mga idol. Okay na staff. Okay na idol, may stickwell na rin. Kabit na natin. Okay na mga idol, hindi ko na ipapakita rin yung isa. Mobile cabinet mga idol. Dalawang set to, kaso ganun pa rin ang procedure, hindi ko na ipakita. Hello mga idol, asimbuli na natin to. Kasi natapos na to ng varnish na, asimbuli na natin. Ngayon tuturuan ko kayo kung paano rin isa rin yung sa ano, paano magkabit ng drawer guide. Okay, asimbuli na natin mga idol. Isa rin sa patik-tik mga idol, kailangan pantay lang para hindi wala ng sukat-sukat paglagay ng drawer. Pantay lang natin dito sa ilalim. Nalagyan na natin mga idol ng drawer guide lahat. Ikakasa naman na natin kung paano magkasa dito. Ayan, okay. Ayan mga idol, nakabit na yung mga drawer guide. Nakikabit na lahat ng drawer guide mga idol. Kakabit na natin. Ito lang mga idol, oh. Sasapinan natin para hindi sasayad yung ilalim ng drawer. Kailangan lang mga idol, ilalabas yung bearing natin. Kailangan nakalabas yung bearing mga idol. Ito yung hand grab natin mga idol, sinasabing hand grab. Yung baba naman mga idol. Nailagay na natin mga idol, kabila na yan. Meron na rin dito sa kabila. Pasakstak na natin yung drawer. May mga number nga pala yan idol, kaya di akong mahinido. Yung bawat drawer niya may number. Ayan o. Ang mga idol, naka-slide yung drawer niya.
kasi yung hangkap natin nasa baba. Tapos na mga idol, yung mobile cabinet naman. Ito yung drawer nila mga idol. Mobile cabinet, filing cabinet mga idol. Tinanggal ko lang muna mga idol yung drawer. Ipo-pull screw natin. Kasi yung drawer, maraming screw yan. Hindi lang dalawa. Dadagdagan pa natin kasi tigdal dalawa pa lang yan both side. Pakita ko sa inyo, maraming screw yan. Kaya, nung bago pininturahan, dadalawa lang muna dulo-dulo. Kasi tatanggalin pa, pipinturahan. Ngayon, nakapix na, ipo-pull screw na natin. Pakita ko sa inyo mga idol yung ini-screwan ng maraming butas. Bali, 6 yan idol. 6 yung butas ng bawat guide. Do kabilaan na 6-6, 12. Para kahit mabigat, kargan ng mabigat, hindi siya bababa. Full screw natin mga idol. Okay na idol, na full screw na yung mga drawer naman. Nakalabas lahat ng drawer idol. Ang tawag dyan, extendable drawer guide. Nakalabas lahat ng drawer. Na-pull out siya lahat. Ang lambot idol, ang ganda ng kasa. Yung mobile cabinet ng mga idol. Bakit mobile cabinet? Kasi lalagyan ng gulong yan sa ilalim. Ayun naman mga idol, gagawin natin. Nagkalas lahat ng mga bearing mga idol. Pag sinaksak mo kasi hindi mo napansin na sa baba yung nasa loob yung bearing niya. Pag pinasok mo, pag hindi maganda yung pagkaano, nakakalas. Subukan natin ibabalik. Yan ang sikreto ng mga drawer guide mga at yung bearing natin pag hindi napansin mga idol pag nasa baba tatamaan nitong kanto na to pag tinamaan ng kanto na yan pagpasok mo buti hindi nawala yung ibang bearing kompleto idol subukan natin ibabalik. Tinanggal ko muna ng stopper idol. Yung bawat butas dito aldo isang bearing, this size na bearing. This size na bulitas. Okay na mga idol, tapos na. Ito naman idol, ang hand grab nito. Tawag nito hand grab sa side. Ganyan hawak ko. Kailangan ng nibilado talaga para hindi sasayad. Ayan o. Okay na idol, tapos. Tapos na. Ang ganda idol. Ang tawag nito, file cabinet. File cabinet siya mga idol. Ito mobile cabinet, lalagyan ng gulong yan. Pwede yan sa ilalim ng table mo, opisina mo idol. Ito yung table mo, pwede sa ilalim yan. Kasi may gulong yan eh.
Ayan, file cabinet mga idol kasi ayan o. Sakto idol yung long. Long na folder to mga idol. Ayos mga idol.